Magandang araw guys! Ngayon naman ay ipapatikim ko sa inyo ang isa sa pinakampaboritong ulam ng aming pamilya. Ito ang laing. O ang iba ay tawag dito ay tipay o pinangat. Dahil mas lalo itong sumasarap kapag pangalawa o pangatlong init na natin. Ang pangunahing sakap natin ay syempre itong dahon ng gabi. Mangunguha muna ako ng mga sariwang dahon ito sa tabing bahay namin. Napakainam kung may mga tanim tayong ganitong gulay dahil hindi na tayo bibili nito sa palengke. Makakatipid tayo at masisiguro natin na sariwa ang ating mga ilulutong gulay. Tandaan lang natin na kapag manguha tayo ng dahon nito ay huwag tayong magsusuot ng damit na puti dahil maaaring magkaroon ito ng mantsa. At ang ating mga kamay ay huwag kakaroon din ng mantsa dahil sa dakta nito. Marami na ako nakuhang dahon kaya pwede na natin isunod ang pagpapatuyo nito. Kailangan lang natin itong ibilad sa araw. Ayan, ganyan. So, kailangan medyo hiwa-hiwalay sila para mas madaling matuyo. Mga 2 or 3 araw lang na pagpapatuyo nito ay pwede na nating lutuin. Kapag tuyo na ang ating dahon ay maaari na natin itong himayin katulad nito. Napakahalaga na pinatuyo natin ng maayos ang ating dahon dahil ito ang magbibigay ng napakabangong amoy kapag niluto na natin ang ating laing. At isa sa sekreto para mas sumarap ang ating laing ay dapat ay marami itong gata. Magkakayod na muna ako ng niyog para meron tayong panggata. Mas maraming gata, mas masarap na laing. Flex ko na rin itong aking pusa na napakatakot ng kinayod na niyog. At ngayon ay magluluto na tayo. Ang ating mga sangkap ay ang ating pinatuyong dahon ng gabi, alamang, yung halamang na walang alat. Kailangan din natin ng luya, mas maraming luya, masarap din. Kailangan natin ng bawang, sibuyas, at saka yung maliliit na isda o yung dilis. At yung ating gata. Ayan. So una, pakukuluan muna natin itong tuyong dahon sa gata. Kailangan natin ng 2 magkabukod na gata. Kasi una muna natin pakukuluan ito para maluto muna itong mga dahon. Kailangan lutong-luto siya guys. So mga 30 to 45 minutes siguro na pagluluto. Dahil minsan kapag hindi gaanong luto yung ating dahon o hindi minsan meron siyang kate. Kaya dapat lutong-luto yung ating dahon. Ayan, gumamit ako ng olive oil sa ating pagigisa. Ilagay na natin ang ating sibuyas at bawang. Susunod natin dyan ang ating luya. And then, lalagay natin ang ating alamang at yung ating mga isda. Yung ating dilis. Isa lang natin yan lahat. At atin lang ilalagay ang ating gata. So alam nyo ba na natutunan ko pang luto nito sa aking lola. Ang aking lola ay sa mother side ay Bicolano. Kaya mahilig sila sa laing or sa dahon ng gabi. So usually kapag niluluto niya ito ay napakarami nang nilalagay niyang gata at sili. Pero ngayon sa aking pagluluto ay hindi ko siya lalagyan ng maraming sili. So inilagay na natin yung ating asin at asukal. Ayan. Kailangan mayroon tayong asukal guys. Haluin lang natin yan ng haluin. At kapag kumulo na, ilalagay na natin yung ating pinakuluang dahon ng gabi. Ayan. Kita nyo naman na lutong-luto yung dahon. Ano? Ang huling sangkap natin ilalagay dito ay ang ating powdered milk. Ayan. So kung napapansin nyo sa inyong pagluluto na medyo malabnaw yung sabaw, kung gusto nyo ito na mas maging creamy, pwedeng-pwede po natin itong lagyan ng powdered milk. At kung kulang din yung ating gata, mas makakadagdag po ng lasa yung ating powdered milk para mas maging masarap ating ginataan. Ayan, paluto na ang ating laing. Mag-comment lang kayo guys kung paano kayo magluto ng laing or ano ang paraan nyo kapag kayo ay nagluluto nito. May mga iba kasi nagsasabi na kapag daw sila ay nagluluto ay hindi nila ito hinahalo. Dahil kapag hinalo ay nagkakaroon daw ng kate. Ayan, ikaw, paano ka ba magluto ng laing? Mag-comment lang po kayo kung meron kayong idea patungkol dito.
or kung meron kayong tanong about sa pagluluto ng ating lahi. Ayan, maraming salamat po at ihanda na natin ang ating isang kalderong kanin at tayo kakain na ng ating napakasarap na lahi. Thank you for watching guys and don't forget to follow our FB page Marcos TV na maging updated ka sa ating mga susunod pang videos. Bye-bye!